Hi, welcome sa Max Works and Hobbies. So, ang video natin ngayon ay about sa live na crossover, no, sa mga mobile sound system ginagamit ito. So, ang customer nito ay Suki ko na, no, meron siyang mini sound system. At ang complaint niya, ang isang channel daw ay di tumutunog. Pero yung kabila, okay naman. So, dahil suki ko na siya, di ko na kailangan i-test, no? Na nandyan siya. Kasi minsan may mga customer, hindi naman lahat, may mga customer minsan na ang complaint ay iba, no? Ang complaint ay iba sa talagang sintomas ng pinapagawa nila. So, para safe naman tayo ng mga technician, mas maganda na before natin buksan, no, be sure na yung complaint nila ay tama sa talagang actual na sintomas ng unit or set na pinapagawa nila. So dahil kilala ko naman ang may-ari nito, Suki ko na, marami siyang pinapagawa sa akin, no. Nung nakaraan nakagawa ako mixer, yung kanyang mixer, no, na 24 channel yata yun. So, sinubukan niyang ipagawa sa kakilala niya rin. So, hindi nagawa yung power supply. Kasi nga, switch mode power supply, no? Yung supply ng mixer, hindi na pagana nung kanyang kakilala din. So, dinala sa atin. Buti naman na gawa natin, no? Meron lang leak na diode. So, suki ko na siya. At dinala niya ako ng crossover. So, ito yung gagawin natin ngayon. So, live, no? Live na ang brand dito. Model KC-203. Ayan. So, tingnan natin. Basic check muna tayo, no? Before tayong sa sumampa, gagamitan ng tester or any instrument, visual check muna tayo. Baka may visible, no, na magbibigay sa atin ng idea kung ano talaga ang sira. So, gawin natin to. Tingnan natin. After mabuksan yung unit, kung mapapansin nyo, malinis pa yung board, no? Pati yung loob. Bago pa to. So, walang flash yung camera ko. Medyo madilim. Hindi ko nagamitan ng flash. So, visual check muna tayo. Kasi kung minsan may mga problema na nasusunog yung track, no? Kung minsan naman may pumuputok na IC. Yung 4558 na OP amp, no? Yung mga IC na yan. At kung minsan naman may puputok na resistor. So, ayan, kita na. Kita nyo. So, mapapansin nyo, may sunog, no? Ayan, i-zoom natin. You know, may nasunog na track. So, sa sobrang lipis kasi, kung minsan ang track, no? Ng, ayan, no? Ng trace, no? Kung minsan nasusunog yan. Or, ang isang cost din kung bakit nasusunog kung minsan yung track, eh, may shorted na pyesa. Pwede maging dahilan din yon. So, tingnan natin. So, kailangan muna nating linisin yan, no? Tapos, alamin natin kung saan connected ang linyang yan. Usually kasi sa power supply, no? 15 positive tsaka negative 15 supply nito. Pag mga ganitong trouble, madali siyang i-troubleshoot, lalo na yung isang channel gumagana, 'di ba? Kasi meron tayong basihan, kasi working naman yung isang channel. So yung side na yan, isang channel, yung side nito, ayan, isang channel yan. Yung side na yan, isang channel. Tapos yung gitna, subwoofer siya, no? Ayan. Common ng dalawang channel.
If may problema yung isa, so may meron tayong ano basihan, no? Kasi yung isa working naman ito, ang side na to, channel 1. Yung channel 2 yung may sunog. So mas madali siyang gawin. At para mas makita natin, no? Gagamitan ko siya ng digital microscope. At para makikita rin ang ating mga nanonood. So i-focus ko lang 'yung aking camera. So nakatutok ang camera ko sa monitor. Ginagamitan ko siya ng digital microscope para mas makita natin. Sana hindi kayo ma-bother kasi malikot. Ayan o, sunog yung truck na yan o. So lilinisin natin yan. Medyo madilim ano. Kita nyo yung number ng IC 4558, no? So kadalasan ito, kahit sa mga DVD meron ito. Kung minsan yung DVD walang output na sa sounds. So ito lang yung papalitan nyo. Hahanapin nyo yung ano. Hanapin nyo yung 4558. Yun, medyo inilayo natin para mas makiano natin. Para ma-identify natin na gumagamit tayo ng microscope. Ayan na, lilinis natin gamit ang thinner, no? Gusto ko sana acrylic. Kaso wala akong time pumunta sa paint shop, medyo malayo sa location ko. So kaya nagtiyaga muna ako sa lacquer thinner. So far okay naman, no? Lilinisin natin yan at i-check if meron pang connection between dyan sa top tsaka sa bottom part ng board. Ito talagang mahirap i-troubleshoot yung ano, mga ganito. Lalo na sa TV, no? Kasi top tsaka bottom din eh, double-sided, kung minsan mas mahigit pa. Kasi sa gitna ng PCB, mayroon pang mga linya dyan. Kaya mahirap. So i-check natin yung connection na yan. If may continuity, buzzer mode. Sa ating tester, buzzer mode kasi continuity ang i-check natin. If analog ang ginagamit natin, times 1 or times 10. Siyempre, papalo siya, no? Nang full sa analog. So connected siya sa pin number 8. Ah, number 4, no? Number 4, ito yung number 8, ayan. Ayan, number 8 'yan. Kasi yung dot nasa taas. So 'yan yung pin number 1. Yan, yung dot na yan, yun, no? Pin number 1 yan. So ang opposite nun ay pin number 8, no? So, lilinisin natin yan. Yan yung bottom part. Ito yung sa baba na linya. So, okay naman siya, no? Ayan. Check natin, okay naman. So, kita nyo yung butas na yan, yung hole na yan. Connected yan doon sa kabila. Check natin, okay naman yung track, may continuity. May continuity naman siya, no? Pero subukan nating i-check if may continuity doon sa top. If may connection sila.
kasi connected sila eh, no? Ang T number 8, yan yung positive 15. Di ba? So, hihinang tayo dyan sa P number 4 para may ano tayo, madali nating sundutin, no? Hihinang tayo ng medyo, gawa natin ng linya dyan para mas mabilis masundot. Para makuha na ng video. Gawa natin ng ano. Iinang tayo dyan. P number 4 yan, ano. So, dyan connected yung sunog na track na yan. Okay na, kainang na tayo doon ng linya sa P number 4. Gamit ang resistor. Ayan, oh, nakaangat, oh. So, ginawa ko lang to para makita nyo rin. Uy, walang connection between sa top and bottom board, no? So, naputol. So, dugtungan natin. Kaya siguro walang audio sa kabilang channel kasi di may ibang part ng IC na walang supply, no? Hindi nakatawid. Sige, try natin ilagyan ng linya. So yaman, walang putol ang linya doon. So sa butas, papasukan natin ng pin ng resistor, no? Yung tanggalin or gagamitin natin yung pinaka-pin lang. Tapos idugtong natin. Ayan, no? So magja-jump tayo ng linya dyan. Cut natin para magamit pa natin yung resistor na yon. Sayang din. So wag lang isagad yung pagputol sa paa ng resistor, no? Para magamit pa siya natin. Ayan. Didikit ba? Hindi ko na linis. Lilinisin muna natin yan, no? So far okay naman, dumikit. Lagyan muna natin ng dingga. Yun. Tapos idugtong yung wire or yung linya na magsisilbing dugtong para sa top tsaka sa board connection para sa negative 15 volts. Tapos sa kabila, nilinisin din natin yung track, no? At hihinang din tayo. Kagaya nung ginawa natin dito sa top. Oops, tanggal. Sorry. So, double check lang lagi, ah. So, after makagawa ng linya, i-double check na lang, no? Baka dumikit sa katabi niya. Yung katabi niya yata, yun yan yung positive 15, ano? Parang may bakas na rin na may ano na, may pangitain. Tapos, get some cotton. Na di natatagal, maaring mang, yan din ang mangyayari. Locker thinner or locker thinner. Tulad nung sa negative 15 na line. Linis muna, cotton, tsaka locker thinner. Ayan. So sa kabila. Ayun oh. Adjust natin konti ang ating microscope. Digital microscope. Sana siya. Ayun oh. Ayun yung kanyang linya. Walang connection. So gagawa natin ng connection. Reheat the
solder. Yun, sobra. Bawas konti. Yun. Nagyaman natin yan ng hinga para hindi dumikit ah. Linis linis pag may time. Okay. Yun, sigurado na yun. Yun o. Yun o. Sigurado na yan. Tapos gandahan lang natin para walang problema. Put some flux, no? Kapag maliliit na yung linya, huwag imitan natin ng flux kasi nga para mas maganda yung ating paghinang. Linis-linis muna. Okay. So after madugtong ang linya, try natin i-test dito sa dot na ito. For negative 50 yata ito. Tapos dito sa top, ngayon meron na. So kanina wala, ngayon meron na. Ayos, mission accomplished. Okay, since wala akong XLR connector or plug, no? So naghihinang ako dyan. Para sa kanyang input, galing DVD. So, tamad na rin ako mag-setup ng amplifier dito. So, gamitan na lang natin ang oscilloscope, no? So, ang working na area ay yung left, ito. Ito yung may problema, no? Na walang audio. So, gamitan ko na lang ng scope. If may signal tayong madidetect, unahin muna natin yung working na channel or... Tama, working channel, no? Ayan. So, tingnan natin kung may signal na pumapasok galing DVD. So, kita nyo, meron. Ayan. So, ito na lang para mas madali. I-compare natin yung signal na makukuha natin sa bus. Ilagay lang natin sa gitna. Pero kung meron kayong amplifier, mas maganda. Meron naman ako dito, tamad na ako mag-setup gabi na eh. Ayun oh, dilim na oh. Yun, dilim na, may ilaw na sa labas. So, gitna na lang natin. Working channel to ha, yung channel 1. Tapos, dito tayo sa low. Or yung pinaka-base niya, no? Mag-gano tayo, times 1 para mas makita natin. Ayun oh. So, may signal, ayan oh. Bus yan oh. Dagdaga natin. Gawin natin 3 o'clock. Dito. Number 8 lang. Okay. Para mas kita natin. Ayun. So, yan yung bus signal. Times 10 natin sa ating probe. Medyo malakas. Yan yung bus or low. No?
dito tayo sa mid. Mid. Yan yung mid. Mid range. Yung high or yung tweeter, kita nyo, mas pino. Mas pino yung signal. Ayan o. Tweeter, mid, mid range, tsaka bass. Kita nyo, mas, yung wave nya, no? Malaki. Ay, okay, yan. So, yan yung signal sa working channel. So, yung may problema, channel 2. So, i-compare natin ngayon. Gayahin lang natin yung setting dito. Dapat same wave ang makukuha natin, no? Number 8. Number 5. Number 5. Tapos, ang input galing DVD, ayan, no? Ilagay natin dito sa input sa kabila. Ah, ito pala. Sagit lang, tanggalin ko lang. Ilipat ko. Ilipat ko na yung signal, no? Na source natin galing DVD. So, tingnan natin if may makukuha tayong signal or waveform kagaya nung sa kabila. Dito tayo mag-clip sa ground. Yung out kasi ito yung ground niya, number 2. May ano naman, may nakasulat sa likod. So, yung base niya, natandaan nyo yung ano? Oops, wala yata. Oh, sige pa. Ay, di pa na power. Di pa naka-on. Sorry. Power on. Yo. So, dapat may makukuha tayong wave sa low. Ayan, matatandaan nyo yung wave ng low. Ayan yun. Ayan. So, mas maganda pang meron tayong amplifier. Ha? So, ayoko na mag-setup. Dito na lang ako mag-base. Mid. Kita nyo yung mid. Ayan. Tapos, ililipat ko siya sa high. Diba, mas manipis yung wave ng high or yung para sa tweeter, no? Dagdagan natin konti. Yun, no? Yan yung high. Ayan. High, mid, low. So, working na ang ating crossover. Ayos. So, saan yung ginawa natin? So, hindi ko na pinakita yung positive 15 volts. Ginawa ko na rin yung bagong linya kasi parang corroded na siya. Ayan, oh. Sagit lang. Para mas walang back job. Ayun. Ginawa ko na lang ng linya. Okay. Ayos. So, sana may natutunan kayo sa video ito. At sa mga di pa natin subscriber, no? Please subscribe. Consider subscribing. At pakiclick na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.